Good afternoon sa mga nasa Pilipinas. Yan, syempre, welcome ko po muna. Unang-una ang ating host na kanina pa nagsasalita. Yan, Mr. Ryan Salandanan from San Francisco, hello. USA. Kaway-kaway. Yan. Syempre, gusto ko muna rin batiin yung mga guests natin. I can see people from Hong Kong. Hong Kong, Taiwan, Saudi Arabia. Meron tayong Saudi Arabia. Syempre, hindi rin po mawawala ang mga taga-Pilipinas. Lahat taga-Pilipinas, kaway-kaway. Yan. Yan. So, mamating ko po lahat naman taga-Pampanga, Cavite, Baguio, Bataan, Bacolod, Cagayan Valley. San pa ba? Batangas. At sa mga taga-Manila. Yan. Meron dito mga taga-Manila. Hello po sa inyo. Welcome po sa ating Zoom meeting. So, sa lahat po ng naririnig ako, loud and clear. Pwede po ba mag-thumbs up sa mga naririnig po ako, loud and clear? Alright, thank you. Mentor, pwede po bang mag-screenshot lang muna tayo bago magsimula? Yeah. Okay. Para nakalimutan ko sa lahat po, para po makita tayo sa picture, tingin po sa screen at give your best smile. Okay. Okay, 1, 2, 3. Okay, isa pa po. Sandali. Okay, 1, 2, 3. One more, last one. 1, 2, 3. All right. Salamat. Thank you. Para kitang-kita namin, may ebidensya yung mga mukha natin lahat. Yan. So, una po sa lahat, I just want to thank everyone for being here. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras po sa amin. Sa lahat po ng pag-yes niyo po dun sa mga taong nag-invite sa inyo, marami pong salamat. At i-assure po namin, kasama po ng mga taong nag-invite po sa inyo, ina-assure po namin kayo na yung binigay niyo pong oras ngayon at ibibigay niyo pang oras for the next few minutes, i-assure po namin kayo na lahat po ng oras na yon ay worth it. At ito pong opportunity po na i-share po namin sa inyo, it's a once-in-a-lifetime opportunity na makakatulong po sa mga buhay po natin. Yan. So, i-request ko lang po sa lahat po, total naman po, nagbigay po kayo ng oras, okay lang po ba mag-focus tayo? Sa mga nag-agree sa akin na okay lang mag-focus tayo, okay lang po ba mag-thumbs up? Alright. And I'm requesting everyone na kung meron pong maingay na background, television, cellphone, radio, or kung sino man po maingay kahit katabi nyo, okay lang po ba, i-turn off po muna? Ayan. Or hanap po kayo ng isang place na mas mas tahimik para mas makafocus po tayo ngayon. Kasi meron po kaming i-share na magandang balita, na yung magandang balita po na yon, it's a once-in-a-lifetime opportunity that will surely help your life to become better. Lahat naman po tayo gusto ng maganda at masarap na buhay. Thumbs up sa mga gusto yon. Yes, lahat tayo gustong-gusto yon. And syempre, dahil po lockdown, meron po kaming naisip na program na ito pong program po na yon, tuturuan ng bawat isa kung sino man po yung willing kumita ng malaki while staying at home. At alam naman po natin nowadays, it's ECQ, it's quarantine, it's lockdown. And kahit po ma-lift po ang lockdown or next week, sabi nila, general quarantine. Hindi pa rin po sure kasi may ibang mga places na extended ang lockdown. At alam naman po natin, kapag lockdown, walang work. And kapag walang work, walang income. Sino po dito ang familiar sa word na no work, no pay? Thumbs up. Familiar tayo dyan sa no work, no pay. Tama ba? Yes. And syempre, pag walang income, walang work, walang income, wala rin pong pagkukuhanan ng stores ng pagkain natin, groceries, pangbayad ng mga bills. Yan. So sa panahon po ngayon, it's a great time to prepare para sa future natin. Eh what if itong lockdown na to, maulit-ulit to? Hindi po natin sure kung maulit po ito. Ang mahalaga, kailangan prepared po tayo. Sa buhay, kailangan may preparasyon na nangyayari. So instead po na magdwell tayo sa mga negative challenges, sa mga struggles, sa mga kung ano-ano yung naririnig natin sa social media,
kung ano-ano man po yung mga napagdadaanan po natin, instead po na mag-dwell po tayo doon, mag-focus tayo doon, mag-focus tayo or maghanap po tayo ng mga solusyon para po magkaroon ng magandang buhay. Kasi sa totoo lang, kung mag-focus po tayo sa mga negative, tayo rin po yung kawawa. So sa panahon ngayon, dapat solusyon. Yan. At sa panahon po ngayon, naisip po namin gumawa ng isang program para makatulong po kumita ng pera kahit na sa bahay ka lang. And using the social media platform, itong Facebook platform, itong Zoom platform, mama-maximize po natin ang paggamit po nito. Hindi ka lang po gumagamit ng Facebook para manood lang ng video at mag-like ng mag-like. Hindi po. Gagamitin po natin yung social media platforms na yan para kumita tayo at kikita po tayo kahit nasa bahay lang. Mag-thumbs up po sa mga willing at gustong kumita kahit nasa bahay lang. Alright, yes! Ang saya po niya, no? So ako po, nire-request ko po, mag-focus lang po tayo ngayon. At kung meron po kayong mga negative po na naiisip ngayon at may isip mamaya, okay lang po ba? Tanggalin po muna natin yung mga negative po na may isip po natin. Have an open mind. Kasi naniniwala po ako kapag open po yung mind natin, lahat po ng i-share po namin today, mas ma-appreciate nyo po yon. And iuulitin ko po, I'm 100% sure at i-assure ko po kayo personally na ito pong maririnig po nyo ngayon ay makakatulong po sa buhay nyo, sa pamilya nyo, sa future po ninyo. So focus lang po tayo ngayon. At kung may mga questions po kayo, we will answer it later. Pakinggan po muna natin lahat. Okay? So, ito pong isi-share po namin ngayon. It's an online business. It's one of the fastest growing business po sa panahon ngayon. At ano ang sinasabi nila? The new normal. What is the new normal? Ang new normal po ngayon, using na po ng online. Kasi nga po, kahit po malif ang quarantine, ang lockdown, ay ini-encourage pa rin po ang social distancing. At syempre, para maiwasan din po ang pagkalat ng mga viruses, kailangan po natin i-maximize ang social media natin. So ito po, it's an online business. Ang tawag po dito ay Empowered Consumerism. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng Empowered Consumerism, yan, i-share ko po yun sa inyo. At sa mga alam naman po, good news din po yan kasi idadagdag ko pa rin po ito sa kaalaman nyo. Alright, yan. Magpa-PowerPoint lang po ako. Okay, so sa lahat po ng mga may questions, later po, a-answer po natin yan po yung lahat. Ngayon po, focus lang po muna tayo. So, Easy or Empowered Consumerism, it is a business, ito po, a business platform lifestyle. At ang tagline po natin is making ordinary consumers become empowered by sharing them the economy of a tested and proven system and platform. So, paano ba yan? Yan, saglit lang. Yan. So, paano ba yan? Tayo pong lahat, consumer tayo. Tayo po ay consumer. Bumibili tayo ng pagkain, ng mga groceries. Lahat po tayo, consumer po tayo. Tayo yung taga-consume ng mga produkto. Siyempre, lahat naman tayo nagko-consume ng product. At gusto natin, kahit consumer tayo, kumikita po tayo. Gusto nyo ba yon? Sa lahat ng gusto yon, mag-thumbs up. Yes! Alright! So, tayo po, para po tayo ay maging negosyante, ma-empowered, ito po yung program natin. Tayo po ay consumer and user ng mga produkto. Magiging empowered po tayo dahil dito sa platform po na to. So from consumer, magiging empowered consumerism tayo, pwede tayong maging empowered entrepreneur. At sa panahon po ngayon, kailangan mauta ka, kailangan negosyante ka, kailangan kumikita ka. So hindi lang po housewife sa bahay lang, hindi po, kailangan tumutulong ka rin para, sa asawa mo para magkaroon ng magandang income. Sa mga bata, hindi po yung pwedeng kalabit-penge ka lang, hindi ka COD.com. Ano yung COD.com? Care of daddy, care of mommy. Hindi po, dapat may sarili ka rin income kahit bata ka pa. Ang maganda, kapag ikaw ay breadwinner, ang maganda, mas marami kang ipro-provide sa pamilya mo. Tama ba yon? So ito po, pwede ka pong kumita dito sa empowered consumerism natin. So sabi nga po dito ni Chinkitan, one of the famous po ito na inspirational speaker po ito. Sabi niya, siguro sa panahon ngayon, para tayo ay maging isa,
siguro sa panahon ngayon, para tayo ay isang maging negosyante, para may income pa rin tayo kahit na anong crisis ang mangyari. So sa panahon daw ngayon, dapat maging negosyante na tayo. Kailangan meron tayong backup plan. Kailangan po lagi tayong may savings, may nakalaan tayong may backup tayo. Maulit man yung ganitong pandemic, yung crisis, ganitong lockdown, kailangan may mapagkukuhanan ka ng source of income mo. So ito, pinaka-great time to. Itong i-share po namin sa iyo na empowered consumerism. So tayo po ay backup ng 14-year-old yan, tested and proven system with local and international recognition. Napakadami po niyan. And also we produced what 10,000 plus empowered millionaires all over the world po yan with 42 billion in sales last year. Ganun na po karami ang natulungan ng empowered consumerism. Kaya sa mga nakikinig po ngayon, pagpatuloy niyo lang po yung pakikinig niyo, have an open mind kasi this opportunity will surely make your life better. So ito po, we are tied up with the world with world-class manufacturing companies. Example po natin, Nature's Way, DSM Life Science, DSM Bright Science, AMS Life Science, Wader. Ito po ay mga multi-billion dollar company, multi-billion euro company, multi-billion yen company. Ito pong mga partner po natin na empowered consumerism natin. Sila po ay mga matatag na. Ilang taon na po sila, ilang generations na po na nasa buong mundo po ito. Hindi lang po sa Pilipinas, sila po ay mga world-class manufacturing companies na partner po ng empowered consumerism. At syempre, share ko lang po sa inyo na syempre, kasi kanina may nakita mo, may product. Ano yung C24/7? Yan. Ito pong i-share ko sa inyo. Siyempre, ang sinabi ko kanina, it's an online business at sa lahat po ng negosyo, whether it's an offline or online, lahat po dapat may ino-offer either product or service. Kasi kung wala po yung produkto or servisyo ibinibigay, yan po ay lokohan na negosyo. Hindi po totoong negosyo yan. Siyempre, kailangan kung maghanap ka ng negosyo ngayon, number one, nasa trend siya. Ano yung trend ngayon? Health and wellness sa panahon ngayon. Yon, kahit mayaman ka pero may sakit ka, walang magagawa ang yaman mo. At ang COVID-19 until now, wala pa rin pong mahanap na cure. Ang kailangan lang po natin gawin, papalakasin ang immune system natin. So tamang-tama po, ang good news po niyan, our main product po, flagship product po natin is C24/7. Ito po, kung mapapansin nyo, nakalagay siya with 22,000 phytonutrients or nutrients coming from the plants. So ito pa lang po, 100% sure na po na all natural po lahat ng ingredients po nito. With 140 components or ingredients, so meron tong laman na vitamins, minerals, meron po tong mga fruits, vegetables, mushrooms, meron po tong antioxidant enhancers. In short po, from simple colds and cough to stage 4 cancer, pwede niya po ma-prevent. Uulitin ko, pwede po niyang ma-prevent. Simpleng ubod-sipon hanggang stage 4 cancer. Kung mapapansin niyo sa mga pictures po nito, matataas po sa mga vitamin C ang nakalagay po dito. Imagine po, plum, cranberry, blueberry, strawberry, blackberry, bilberry, cherry, apricot, papaya, orange, grape, and pineapple. Matataas po sa mga vitamin C. Ganon din po yung ibang mga vegetables po natin. So sa in-one capsule, ito po ang magagawa niya. Enhances and strengthens the immune system. Yun po yung number one na kailangan natin gawin sa panahon ngayon. Kasi ang COVID-19, tumatama lang po yan sa mga taong mahina ang immune system. Ito rin po ay tumutulong mag-detoxify ng katawan natin. Kung may mga high blood pressure din po, maganda rin po ito because nakakontrols po siya ng high blood pressure, blood sugar, lowers cholesterol level. Yung may mga tumor po, natutulungan po niyang lumiit and even po mawala yung mga tumor. Ito po maganda rin po sa mga hindi nagkakaroon ng anak, sa may mga nagki-chemotherapy, may mga heart diseases. Simpleng ubod-sipon hanggang stage 4 cancer, ito po yung natutulungan ng product po natin na C24/7. Sa mga nagagandaan po sa products natin, okay lang po ba mag-thumbs up?
Yes, ito po ay isa sa mga magandang products natin. Share ko lang po yung ibang products natin. Very, very mabilis lang. Ito po ay Eye Protect. Ang Eye Protect, it's a wearable technology necklace po siya. Na ito po ay may pendant. At sa loob po nito, ito po ay mobile protection dahil nag-i-emits po ito ng invisible fumes. So, hindi mo nakikita. Pero protektado ka. 1 to 2 meters po, paikot po yun. Nagkakaroon ka ng green zone. So, pag may nag-sneeze sa'yo, may umubo, malapit sa'yo, bago mo pa ma-inhale, pinapatay niya na yung mga viruses and mga bacteria and fungi within seconds. So, antibacterial, antiviral, antifungal, ang maganda po nito dahil energy po siya, ini-increase din po niya ang immune system natin. At syempre, with nilowers niya po or kinokontrol din po niya yung ating mga, yung tinatawag na EMF. Yung EMF po, ito po yung mga electronic magnetic radiation. At alam naman po natin, ang radiation, masama po yan sa kalusugan po natin. Saan ba makikita ang mga radiation na yan? Ito po, nakikita po yan sa mga cellphone, nakikita po yan sa mga may radiation. Yan, ito. So kung kanina meron tayong necklace na Eye Protect, yan, meron din po tayong energy diffuser. Ito naman po, meron din pong energy sa cellphone mo, katulad po ng cellphone ko. Yan, sa likod po ng cellphone nyo, ididikit nyo lang po yan kasi sticker lang po yan dito. Ididikit nyo lang po yan. Tapos, nilowers niya na impact, yung harmful impact ng radiation. Lalong-lalo na kung may babies kayo, pinapalaro nyo yung cellphone nyo, nandyan yan maghapon nanonood ng TV, naku po, kailangan nyo pong ilagyan ng mga gadget nyo, television nyo, radio nyo, microwave, kahit po sa amin, sa television, sa aircon, sa electric fan, lahat po yan nilalagyan po namin ng energy diffuser dahil po para maiwasan or ma-lower down yung impact ng radiation. Masama po yan. Lalong-lalo na kapag matutulog po kayo, nakalagay yung phone nyo sa katabi nyo. Masama po yan. Huwag nyo pong gagawin po yan. Next, we have products. Sino po ba dito mga nagkakape? Thumbs up po sa mahilig magkape kahit ang init-init! Yan! Ako po mahilig sa kape. Kakakape po natin. May mga kape po. Too much caffeine in our body. Pwede kang magpalpitate. At pwede kang maging acidic. Yan, ang maganda po sa Live-In Coffee natin. It is the world's first alkaline coffee. Ang maganda po nito, napakababa lang yung caffeine content niya. So hindi ka po mag-aalala maging acidic ka, and alkaline base yung coffee natin. So kahit acidic ka, pwedeng-pwede nang i-enjoy yung kape natin kasi alkaline po ito. At alam niyo po ba, ito po ay tinatawag namin na coffee-sutical. Bakit coffee-sutical? Habang umiinom ka ng kape, ikaw po ay nagiging healthy because of our product complete phyto-energizer na nilagay po in every sachet ng kape po natin. So ito po ay nakakapag-prevent ng cancer of any origin, nakakapag-boost din po ng immune system po natin to. Ang maganda po nito, habang nagkakape ka, nagiging healthy ka. And next, syempre, may mga kape din po tayo na gustong pumayat. Yan, we can lose our weight naturally dahil po dito sa kape po natin na Burn Live-In Coffee. Ito po, Arabica beans po ang gamit po natin. So, napakababa lang po ng caffeine content do at sobrang ganda po nito kasi sugar-free po ito. So, ang maganda niyan, meron siyang green tea. Yan, sikat na sikat po ang green tea para po tayo ay pumayat. Garcinia cambogia. Ito po ay nag-increase ng metabolism natin, energy, at yung feeling mo, kain ka ng kain. Yan, mapipigilan po nito yung gutom mo. Ang maganda po dito. Habang nagkakape ka, sumisexy ka. At syempre, sa mga gusto talaga magpapayat, we have this Burn Slim tablet. Ito naman po ay tablet. Kung kanina kape, ito ay nilagay sa tablet. Ang maganda, may Garcinia Cambogia din siya, may L-carnitine, meron siyang green tea, may white kidney red din siya. Nakapag-block po siya ng mga fat production natin. At nakapag-suppress ng appetite, yung mga mahilig kumain, hindi naman gutom, pero gusto kain ng kain. This is the answer for you. And also, yan, ito, dinidecrease na yung mga fat belly natin. Yan naman po ang sobrang hirap tanggalin yung mga tiyan na malalaki. So ito po yung answer po natin. In a natural way, papayat ka po dito. At syempre naman, kung gusto mo talaga pumayat, kailangan samahan mo pa rin siya ng exercise. And also, sa mga gusto pong gumanda ang cuties na nagde-detoxify at healthy, we have White Light, the world's first sublingual glutathione.
So pag narinig mo yung word na glutathione, akala natin papapute. Pero in reality, the glutathione, ang glutathione, it's a powerful antioxidant that detoxifies our liver, improves our liver. Ang maganda po dito, gumaganda na po yung pakiramdam mo, nililinis na yung liver mo. Ang added effect niya, puputi ka. So meron tayong 2,500 milligrams na glutathione and 1,000 milligrams na vitamin C. Kasi ang glutathione, pag walang vitamin C, hindi siya fully ma-absorb ng body natin. At ang maganda po dito, it's sublingual. Pag sinabing sublingual, under the tongue po yan, sa ilalim po ng dila, isispray mo lang po yan. I-stay mo lang siya ng 20 seconds to 1 minute. After po niyan, pwede mo nang lunukin. Dahil sa ilalim po ng mga dila natin, marami po dyan mga open glands. Dyan po ay mas mabilis ma-absorb ng katawan natin. So ito, maganda po yan. Nakapag-increase din po ito ng immune system natin. At syempre, sa mga gusto talaga magpaputi, magpaganda, magkaroon ng perfect white skin. Meron po tayong perfect white. It's a skin whitening supplement with natural Botox effect. Bakit with Botox effect? Because of the cysteine peptide, yan, one of the most advanced anti-aging and skin whitening ever discovered yan. Alam niyo po ba, ito po ay made from Japan. Kapag po uminom ka ng perfect white natin, on continuous intake natin, you can look 10 to 20 years younger. Younger on continuous intake, ibig sabihin, 10 to 20 years kang pwedeng bumata kasi yung mga wrinkles mo dyan sa mga gilid ng mga mata mo. Yan, unti-unti po niyang babatakin at yung mga blemishes po natin, unti-unti po niya ililesen po yung mga itim-itim na nakikita po natin sa mukha. At maganda po dito, nakapag-prevent ng UTI, nakapag-prevent ng hair loss, nakapag-improve din ng eyesight natin. And syempre, ito po, isa sa pinaka-paborito ko talagang produkto dahil ako po ay mahilig maligo. Yan, lalo-lalo na ngayon, summer, ang init. Yan, ito po ay deep cleansing and whitening bar. Kung mapapansin nyo, may makikita po kayong color orange. Yung color orange po, yan po yung whitening po natin. Ang maganda po dito, hindi lang siya papaya, hindi lang siya kojic, pero papaya, kojic, and 8 other ingredients po, natural ingredients, nandito po sa deep cleansing and whitening bar po natin. Kung mapapansin nyo, may color black na kalahati. Ito po ay yung deep cleansing. Ito po yung bamboo charcoal with peppermint essential oil na nakakapag-detoxify, nakatulong po. Panlinis po yan sa katawanan. Yung may mga amoy-amoy din po sa kilikili at kung saan man yung may amoy, tatanggalin po yan. And ito po ay, ang maganda po dito, deodorizes, nililinis po talaga niyan. So, 100% all natural, no harmful effects, dermatological formulated. Napakaganda po nitong sabon po natin. Marami pa po tayong mga sabon na marami po tayong ibang products na i-share, na gusto po namin i-share, pero dahil limited time lang po tayo, pwede nyo pong tanungin doon sa taong nag-invite sa inyo, ano-ano pa yung mga products na meron tayo. So, ito po yung lang yung mga shinare ko po sa inyo kasi ito po yung aking mga favorite na mga products. Yan, alright. So, sa mga naintindihan po, na-appreciate at naghahandahan sa mga produkto po natin, okay lang po ba mag-thumbs up tayo dyan? Alright. Yan, alam mo, sa panahon po ngayon, hindi ka lang dapat maganda. Dapat negosyante ka. Diba? Hindi ka lang dapat pabebe. Kailangan merong laman yung bank account mo. Ganun po dapat. Yan. So, syempre, may maganda tayong mga produkto. Kailangan samahan natin yan ng magandang marketing plan or samahan natin ng magandang negosyo yan. Paano nga ba talaga tayo kikita kahit nasa bahay lang? So, ang part ko po ay tapos na. Ang part ko po is to share yung napakaganda na yung mga produkto na nilalaklak ko, ginagamit ko araw-araw. Yan. So, ang next na po nung share po sa atin, very short lang po. So, makinig po kayo, request ko po ulit, focus lang po ulit tayo kasi maganda po itong i-share na negosyo sa atin. May mga questions po kayo, later on po, sasagutin po natin yan lahat. So, ang mag-explain naman po, kung ako po ay maganda, wow, taray, di ba? Ako talaga yun eh. Di ba? Meron po akong ipapakilala sa iyo na kamukha ko, male version ko. At kilala ko po ito since birth. Bakit ko kilala? Kasi ito po ay kuya ko. Yan, ang maganda po ito, kami po ay magkapatid. At ang maganda po niyan, alam niyo po ba, siya po yung nagme-mentor po sa akin. Siya po talaga yung personally yung nagturo po sa akin kung paano kumita ng malaki. At alam niyo po ba, nung bata po kami, masakit po yan sa ulo ng parents namin. Alam mo, sabi niya sa akin, alam mo, kahit may kaya yung parents natin, na-realize po niya, na pinarealize niya rin sa akin, na iba yung yaman ng parents sa yaman natin.
So, yung sinabi po sa akin yun ng kuya ko, doon ko po na-realize na tama nga talaga. Kahit pinanggalingan ka sa may kayang pamilya, iba pa rin yung meron kang sariling income. What more kung hindi ka po galing dun sa may kayang pamilya. Mas kailangan mo magsikap sa panahon ngayon. At ang good news niyan, itong ipapakita ko sa inyo, isang solusyon para tayo ay magkaroon ng magandang buhay. So, ayoko na po masyadong patagalin. Yan, okay lang po ba? Magre-request po ako ng another screenshot, another smile para sa inyo. Kasi doon na dagdagan po tayo eh. Yan. So, okay lang po, Coach Ryan, calling. Yan, hey, no problem. Yan. Tingin po tayo lahat sa camera at give your best smile. Okay, 1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. Okay, last one. 1, 2, 3. Okay. Alright, thank you, Coach Ryan. Marami pong salamat sa pagbibigay niyo ng oras. Hindi pa po tayo tapos. Ito na, pag-uusapan natin paano tayo kumita. So, okay lang ba? I-welcome po natin ang mentor po na tumutulong, patuloy na tumutulong at tumulong po sa amin kung paano kami kumita ng malaki. At ituturo po niya sa inyo ngayon kung paano rin kumita ng malaki while staying at home, while using our Facebook platform. So, okay lang po ba mag-thumbs up para kay Mr. Mark Gong? Yan. Yes. Yes. Marami sa... O, di ba kamukha ko siya? Yan, okay. Salamat po. Okay. Good morning po. Good afternoon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Yan. So, na-inspire po ba or nagandahan po ba tayo sa mga products ng Empowered Consumerism? Yan. So, thumbs up naman po tayo. Yan. So, okay lang ba? Palakpakan naman natin ng napakagandang sister ko, si Mentor Michelle Go. Kunyari naririnig natin. Yan. Yan. So, bago po ako magsimula, gusto ko lang po magpasalamat sa mga oras na binigay nyo dito. Kasi alam ko yung iba sa inyo, lalo na, especially Sunday pala ngayon and it's ano Mother's Day. So, sa lahat po ng mother dyan, Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay, inay, mama, mami, di ba? Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Yan, so thank you po sa oras na binigay niyo. Sabi ko nga kahit Sunday, nandito po kayo, nakikinig kayo. At ito lang po ang sisiguraduhin ko. Hindi po kayo magkakamali sa oras na binigay niyo dito kasi sobrang sulit, marami kayong matutunan at malalaman niyo kung paano kikita ng malaki gamit po ang online business po natin. So ngayon po, magsimula na po tayo. So pakilala po muna ako. My name is Mark James Go. Ayan, so ako po yung taga Caloocan City. Pero nag-aral po ako sa Silang Cavite. So para sa mga nandito po na hindi po ko kilala, para at least may idea lang po kayo, sino po ako at ano bang background ko before. So ako po yung nag-aral po sa Cavite. So sabi ng iba, ba't doon naman napunta sa Cavite? Ang dami-daming magandang school sa Manila, University sa Manila, ba't ka napadpad sa Cavite? Kasi po, meron may nakalagay dito, di ko kayo makita, sir. Nakikita ba ako? Yeah, you're good. May nag-message kasi dito, di ko kayo makita, Sir Mark. Ayun. Okay, sir, tuloy tayo. So may nagsabi sa akin, bakit daw napunta akong Cavite? Ang daming university sa Manila. So alam niyo po, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po ay napakabait na anak, napakamasunurin, at napakasipag mag-aral sa school. Kaya ang ginawa po ng magulang ko, tinapon po ako sa Cavite. Kasi baka dun daw ako magtino. Kasi alam niyo po, hindi po talaga ako nag-aaral mabuti. Diba? So akala ng magulang ko, kapag nandun na po ako sa Cavite, magtitino na po ako. Diba? Hindi nila alam. Diba? Hindi naman ako pumapasok doon. Nagka-cutting classes lang ako. Natutulog lang sa dorm. Basketball, tumatalon po sa bakod. Diba? Hanggang doon po ako na-invite. So doon po na-introduce sa akin tong negosyo na to, di ba? Sino naman nag-invite sa akin? Ang nag-invite po sa akin, classmate ko po na working student. Ito po ang sabi sa akin lagi, pre, sama ka sa akin, yayaman tayo. So ako ho, hindi naman kagad naniniwala kasi ang mga Pilipino po to cease to believe. Kapag may nag-invite sa'yo at sinasabing yayaman at hindi pa siya yumayaman, ang hirap po maniwala. Diba? So sa mga first-timer po na nandito, I mean sa mga guests po natin dito, ganun din ba kayo in-invite? Sabi ba, yayaman daw kayo, kaya kayo sinama dito sa Zoom. Diba? Kasi po, ganun po ang pagka-invite sa akin.
sabi ayaman daw. So, in short po, hindi po ako sumama sa kanya kasi po ang mga Pilipino naghahanap muna ng resulta. So, ito po nangyari. After 2 months, yung tao nag-invite po sa akin, kumita ng 15,000 isang buwan. So, lahat po kami nainganyo. Nung nainganyo po kami, sabi ko sa kanya, pre, explain mo naman sa akin paano kumita dyan. Gusto rin namin kumita 15,000. Kaya lang sabi niya, hindi daw siya marunong mag-explain. Kailangan daw, attend daw ng seminar. So, ako ho, hindi po ako matin ng seminar. Bakit? Sa school nga, hindi ako pumapasok. Attend pa ba ako ng seminar? Di ba? Ayoko nga ng seminar. Ito nga yung nangyari. Yung tao pong nag-i-invite po sa akin na working student na dating kargador ng tubo sa Batangas, nag-stop po ng college. Nag-stop po sa school namin. Ginawa po yung business na to full-time. Ito po ang good news. After 6 months, yung tao po na ito, nakabili po ng brand new na sasakyan. Brand new po na sasakyan. So, nung nagkaroon po siya ng sasakyan, alam niyo po, sumikat po siya sa loob ng university po namin. At ang dami pong nagsalihan ng mga profesor. Bakit nagsalihan? Simple lang ho, na-challenge sila at the same time na-inspire. Why? Kasi sabi ng mga teacher namin, grabe naman to si Ryan. Ako nga, 10 taon na sa pagtuturo. Motor lang nabili ko. Yung isa naman sabi, ako nga din eh, 15 years na ako sa pagtuturo dito sa university. Ano lang rin nabili ko, motor lang rin. Kaya marami pong nagsalihan sa school namin ng mga profesor namin at the same time, mga estudyante po. Tama? So ako ho, diba, sumali din po ako dito. Alam nyo ho, diba, actually, before po ako sumali, tinanong ko yung classmate ko, sabi ko, pre, sa totoo ba talagang kotse mo yan? Alam mo, pinakita niya yung ORCR, pangalan niya talaga nakalagay. Ibig sabihin po, hindi inirang. Kaya sabi niya sa akin, pre, sama ka sa akin, punta tayo sa Jollibee, kakain tayo, libre ko. Siyempre, pag sinabing kakain, libre, sama ka agad. Siyempre, pag estudyante ka pa lang, patay gutom ka pa, di ba? Pag sinabing kakain, libre, sama agad. So, oh, sumama po ako sa Jollibee sa Paseo de Santa Rosa. So, akala ko, oh, kakain lang. Kaya lang, ang daming tao. Di ba? Tapos, siyempre, mauutak po yung mga nagpapaseminar. Ang ginagawa po niyan, sa huli po binibigay yung mga pagkain para hindi ka umalis. Siyempre, dahil gutom ka, hihintayin mo talaga matapos. Eto ngayon, may dumating po na speaker. Ang dumating po na speaker, isa pong 17 years old. Ako po yung na-invite sa negosyo to at the age of 21. Yung nag-invite po sa akin, 19 years old. Yung speaker po na dumating, 17 years old lang. Never nakapag-college. Taga Bacoor, Cavite. Alam mo, sabi niya, high school graduation lang daw siya. Di tawanan po lahan. High school graduation daw. Di ba? Sabi ko, wrong gramming pa yun. Di ba? So, wrong grammar pa. Di ba? So, yun po. Diba, nung una ho, nayayabangan kami, kaya lang po after po ng seminar, nilapitan po talaga namin yung speaker, sabi namin, totoo ba talagang 17 years old? Pinakita po yung ID. Totoo ba talagang high school graduate ka lang? Pinakita po yung ID. At pinakita po yung income na kumikita ng 100,000 isang buwan, 80,000. So ito ngayon nangyari. Diba? Na-inspire po kami. At the same time po, na-challenge po kami. Sabi namin, kung kaya niya, kaya rin namin. Tama? At gusto ko lang po ipakita sa inyo, especially sa mga first time lang po ako nakita, baka sabihin nyo, dati akong artista. Hindi po. Gusto ko lang po pakita sa inyo, sino ba ako dati? Ano ba yung picture ko dati? Diba? Ayan po makikita nyo sa screen. Ako po yung naka-color green na yan, naka-stripes po na yan. Tapos yung nag-i-invite po sa akin, yan po, yung naka-checkered na yan, naka-long sleeve na yan. O, yung background po namin, Jollibee. Kasi sa Jollibee po ako na-invite. Tama? So, tingnan nyo po yung tsura namin, ang papayat pa, di ba? Alam nyo, tingnan nyo po yung katawan po nung nag-invite sa akin si Ryan Ricalde. Hindi po pantay yung balikat kasi kakakarga po ng tubo yan. Ito po nakakatuwa. Alam nyo po, nung nagkaroon po ng ashball, nagkaroon po nung pumutok po yung taal, pumunta po kami sa lugar niya, sa mga kababayan niya, namigay po kami ng relief goods. So, alam nyo po, after po namin namigay ng relief goods, alam nyo po, grabe nakakatuwa po. Bakit? Kasi dinala niya po kami sa farm niya. Ito po nakakatuwa. Yung dating kargador ng tubo sa Batangas, dahil sa empowered consumerism, isa na po siya sa nagmamayari ng malaking tubuhan sa Batangas. Nakakatuwa po. At ang alaga po niyan, isa pong kabayo. Ama, hindi lang pala isa, tatlong kabayo. Isang kabayo po niya nagkakalaga ng 600,000 from Australia pa ho. Ama, nangangarera po siya. Ang hobby niya po, mga rera. Nangangabayo po yan. Kaya nakakatuwa po. Bakit? Kasi dati pong mahirap lang because of empowered consumerism po, umaman at nagbago yung buhay. So ngayon ganito, para may idea po kayo. Ginawa ko po itong business na to part-time lang. Ibig sabihin, itong negosyo na to,
pwede gawin part-time. Bakit? Kung empleyado ka, negosyante ka, housewife ka, OFW ka, pwede mo itong gawin part-time. Kasi ako, after ng klase ko, kinausap ko yung mga classmates ko, nakakatuwa bakit? Kasi unang buwan ko dito, kumita po ako ng 7.5. Alam niyo po, nung kumita po ako ng 7.5, tuwan-tuwa na po ako doon. Bakit? First time ko kumita ng ganung kalaking alaga. Why? Kasi po, magkano lang naman po ang allowance ko, weekly allowance ko. Kaya tuwan-tuwa po ako nung kumita ako dito. Pangalawang buwan, kumita po ako ng 9,000. Pangatlong buwan, 12,000. Alam niyo po, nung kumikita na ako ng palaki, alam niyo po dito, sa negosyo to, sa umpisa, maliit lang. Pero habang tumatagal, palaki ng palaki. Kaya alam nyo, iba pakiramdam ko nung kumikita na ako ng malaki. Iba talaga. Bakit? Kasi mas lalo kang magiging agresibo, mas lalo kang magigigil. Alam mo yun? Di ba? Kasi kumikita ng malaki. Ito nakakatuwa. Pinapagalitan po kami lagi ng mga teachers namin sa loob ng classroom. Pero hindi po kami hindi namin pinapansin. Kasi feeling namin, mas magaling na kami sa teacher namin. Bakit? Sabi namin, yung teacher natin, ang galing-galing mag-English, pero hindi naman yung mayaman. Tayo, barok-barok lang mag-English, pero payaman tayo dito sa empowered consumerism. So, ganun na po yung mindset namin. Ika-fourth month ko dito, kumita po ako ng 18,000. Nung kumita po ako ng 18,000, doon na po ako nag-decide. Nag-stop po ako ng college at ginawa ko po itong business at full-time. So, unahan ko na po kayo sa mga hindi po nakakakilala sa akin, hindi po ako nakatapos ng college. Hindi po ako professional. So, syempre, nung nag-stop ako dito, ang tanong, ang magulang ko ba magagalit? Hindi po sila nagalit. Galit na galit. Bakit? 5 taon po ako sa college. Hindi ko pa rin po natapos. Diba? Kasi hindi po ako matalino. Matalinaw lang ako. Malinaw lang po yung mata ko. Ama? So, ito ngayon. So, nung pinultime ko po ito, ito ho, sineryoso ko po ito. Bakit ko sineryoso? Simple lang ho. Kasi pag-aaral ko, pinagpalit ko dito eh. Pangalawa, gusto ko pong patunayan sa magulang ko na may mangyayari po maganda sa akin dito. Why? Kasi nung nagsisimula po ako dito, sobrang negative po ng parents ko. Especially yung si mentor Michelle na yan, yung kapatid ko kanina nagsotok. Grabe ho. Sobrang negative po niyan. Yan po yung pinaka-negative ng buhay ko. Tama? Lagi po kami nag-aaway niya. Sinasabi lagi, Kuya, ba't ka nag-join niya sa business-business na yan? Mag-aral ka nalang mabuti para matuwa pa sa atin magulang natin. Alam nyo, kung lalaki lang po yan, nasuntok ko na yan. Bakit? Araw-araw po, negative. Eto nakakatuwa. Nung nakita niya po, nagbibilang po ako ng pera, yan po yan, isa na po siya sa sumali. Nagtanong sa akin, Kuya, yan ba yung business na sinaliya mo? Sabi ko, oo, pwede ba ako dyan? Nagtanong na ho siya at sumali na ho. Nakakatuwa. Kaya ito lang po gusto ko sabihin sa inyo. Sa simula ho, meron at meron talagang hindi maniniwala sa'yo. Normal po yan. Pero maniwala ka sa akin, kapag kumita ka na, sila na mismo ang lalapit at magtatanong sa'yo. Eto ngayon. So, nung tinuloy-tuloy ko itong negosyo to, good news po, bakit? At the age of 22, in just one year, inawardan po ako ng company as one of the youngest millionaires. So, imagine nyo po, in just one year po, na-hit ko po yung first million ko. Alam niyo po, nung kumita po ako ng first million ko dito, ang dami ko pong kakilala na na-inspire. Why? Kasi nagulat sila. Sabi nila sa akin, Mark, ba't ang bilis mo kumita ng million? Ako nga, 10 taon na sa trabaho ko, never pa kumita ng million. Sabi nung isa, ako nga eh, 15 years sa ibang bansa eh. Isa naman, ako nga, tumanda na, hindi pa kumita ng 1 million sa buong buhay ko. Alam mo, sagot ko, kasi nasa empowered consumerism ako. Kasi ito yung pinaka mabilis na paraan para kumita ka ng malaki. Alam niyo po, napakaswerte niyo. Why? Noong nagsimula po kami dito, walang Facebook, walang YouTube, walang Zoom, walang Viber, walang Imo, diba? Walang WeChat. Diba? Imagine niyo po. Pero umaman po kami in just one year. Yung nag-invite po sa akin, 6 months, naging milyonaryo. Ako, 1 year. Guys, anong point ko ho? Kung kami ho kumita ng 6 months, 1 year, ng 1 million, how much more ikaw? What more ngayon? Bakit? Ang bilis po ng paraan ngayon para kumita. Napakaswerte nyo. Bakit? Kasi high-tech na po tayo ngayon. Grabe po yung technology natin. Imagine nyo, nasan ka ba ngayon? Sa bahay lang. Tama? Gumastos ka ba? Nayarawan ka ba? Bumiyahe ka ba? Hindi. Pero nandito ka ngayon. Nakikinig ka sa online business natin. Ganon kaganda po yung negosyo natin. Tama? Na kahit nasa bahay ka lang, kumikita, alam nyo po, nakakalungkot po. Why?
karamihan po ng empleyado sa labas, negosyante man yan, tama? Halos lahat po walang kinikita ngayon sa bahay. Kahit professional pa po yan. Tama? Why? Kasi lockdown po tayo ngayon. Tama? Pero ang good news po niyan, kapag nasa empowered consumerism ka po, dahil online po yung negosyo natin, tuloy po yung negosyo natin at tuloy po yung income natin. Ganun po kaganda. Kaya alam nyo, ang sa akin lang po, just open your mind. Why? Kasi alam nyo po, sobrang saya po namin ngayon. Bakit? Hindi po kami masaya dahil may pandemic or may crisis na nangyayari. Masaya po kami. Bakit? Kasi kahit nasa loob lang po kami ng bahay at kahit tumagal pa ho ang lockdown, wag naman po sana. Pero ang point ko lang, kahit tumagal pa ho ng ilang buwan yung lockdown, kayang-kaya po namin suportahan at buhayin ang pamilya namin dahil tuloy-tuloy pa rin po ang income po dito sa Empowered Consumerism. Tama? Kaya po namin to sineshare sa inyo kasi gusto rin po namin ma-experience yun din kung ano po yung na-experience namin ngayon. Gusto rin namin po makatulong. Why? Imbis na po mag-dwell ka po sa negative sa labas, imbis na sisihin mo yung gobyerno, sisihin mo yung mayor nyo, kapitan nyo na wala kang ayuda, mas maganda o, gawin mo na lang itong negosyo to na kahit walang ayuda ka matanggap, masaya ka pa rin. Bakit? Kasi tuloy-tuloy yung income mo. Tama? So, ito ho. Paano ba yan? Mamaya ko na po sabihin yung ibang resulta ko dito. Yung sasakyan lang po muna. Tama? Kasi alam nyo, nakabili na po ako second car dito. Sports car, pangatlong car ko. Chevrolet Trailblazer, top of the line. Hindi ko po pinagmamayabay yung mga sasakyan na nabili ko dito. Pero ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, sino ba naman po ako para magkaroon ng mga sasakyan? Hindi naman po ako nakagraduate, hindi naman po ako matalino. Tama? So, ang point ko lang, sumubok lang po ako sa opportunity na to. Kaya ito, sabi ko nga, just open your mind. Pag hindi mo nagustuhan, it's okay. Pwede mong wag tong gawin. Pero ito, sasabihin ko sa'yo, kung ikaw yung tipo ng tao na gusto ng pagbabago sa buhay, ito na po yung solusyon para sa'yo. Okay? Kaya buksan mo lang isipan mo. Kung imposible, oh, imposible hindi mo ito magustuhan. So ngayon, ganito ho. Magsisimula na ho tayo. Ano po ba ang empowered consumerism? Ano po ba yan? Although, na-explain na po kanina ng sister ko, ano po ba yung empowered consumerism? Pero gusto ko rin po na i-explain pa ho para mas maintindihan nyo pa po. Ano po bang empowered consumerism? Naman? Ano po ba ito? Diba? Ang tawag po namin sa empowered consumerism, ang initials kasi niya, di ba? EC. E stands for empowered consumerism. And C stands for consumerism. Di ba? EC. Kasi ang alam nyo, lagi namin sinasabi dito, pag ginawa mo ito, magkakaroon ka ng easy life. Easy life. Ibig sabihin, pinapaganda po yung buhay po natin dito. Pinapasarap po yung buhay. Alam nyo po, yung karamihan po ng tao, hindi po nila naiintindihan ano po ba ang totoong definition ng simpleng buhay. Alam nyo po, pag sinasabi kasi ng iba, ang simpleng buhay lang daw, makakain lang daw na tatlong beses ang araw, hindi po ako naniniwala doon. Kasi alam nyo, ang totoo lang po, kung ikaw yung tipo ng tao pag gising sa umaga, ang problema mo, galit ang problema mo si Judith. Sino si Judith? Judith ang Meralco, ng tubig, di ba? Hindi po simpleng buhay yan, miserableng buhay yan kung lagi mong problema si Judith. Tama? Kung ikaw yung tipo ng tao na pag gising mo, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera para pambili ng pagkain, hindi po simpleng buhay yan, miserableng buhay po yan. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na pag gising mo sa umaga, nakahanda na lahat ng pagkain mo, kakain ka na lang. Yan po ang simpleng buhay. Bakit? Kasi wala ka nang ginawa. Sobrang simple lang. May tagaluto ka pa. Kung ikaw yung tipo ng tao na paggising mo sa umaga, di ba? Wala kang utang. Simpleng buhay po yan. Bakit? Di ba napakasimple? Wala kang utang. Hindi ka nag-iisip. Kung ikaw yung tipo ng tao na paggising mo sa umaga at pag-aalis ka, nakaprepare na lahat ng mga sakyan mo, mamimili ka na lang kung saan yung gusto mong sasakyan at may driver ka pa, yun ang simpleng buhay. Bakit? Hindi ka na magdadrive. May tagamaneho pa para sa'yo. Yun po ang totoong simpleng buhay. Kaya yung ibibigay po namin sa inyo dito sa Empowered Consumerism ay maganda at masarap na buhay. At naniniwala po ko, deserve mo ang masarap na buhay. So ito ho, ano po ba Empowered Consumerism? Making ordinary consumers. Sino po ba yung mga consumers? Tayo po yon. Tayo po ay mga ordinaryong consumer lang. Why? Bumili ka ng sabon. Bumili ka ng kape. Uminom ka ng kape. Nag-shampoo ka.
nag-vitamins ka, ang tawag po sa atin lahat ay consumer. So, ibig sabihin, making ordinary consumers become empowered. Ibig sabihin, magiging empowered tayo. Paano? Siyempre, by sharing them the economy of a tested and proven system and platform. Tama? So, yun po yung maganda doon, di ba? Sharing them the economy of a tested and proven system and platform. Ngayon, paano? Di ba? Siyempre, tanong mo sa akin, how does it work? Paano ganito po nangyari? Kasi tayo po ay pumasok po tayo sa one of the biggest industry and one of the biggest economy. Ang tawag po doon, retail industry. Ulitin ko po, ang company po natin, pumasok po tayo sa one of the biggest industry and the biggest economy, ang tawag po doon, retail industry. So ano po bang retail industry? From manufacturers, didiretso po yan sa, ito po yung dati, ito po yung dati, from manufacturers, didiretso ka sa retail stores, ano yung retail stores, like yung tindahan, sa sari-sari store, then pupunta po yan sa mga consumers. Pero aminin po natin, tayo po yung mga consumers lang at hindi po tayo kumikita. Ang maganda po niyan, binasag po yan ng company natin. Paano binasag? Binasag yung lumang cycle. Diba? So, with the platform of empowered consumerism, kahit ordinaryong consumer ka lang, pwede ka nang kumita. Maganda o maganda? Paano yon? Ang gagawin mo lang po ganito, mag-ship ka lang ng brand. Mag-change ka lang ng brand. Tama? Ganun po kaganda. So, ito po, sasabihin ko sa inyo, weekly po nag-grocery tayo. Weekly po namamalengke tayo. Nag-shopping din po tayo. So, ang gawin mo ganito. Diba? Pansinin mo, pag ginagawa natin nag-grocery tayo, ang sarap kaya mga grocery. Diba? Pag namimili ka, diba? Pag pinutulak mo yung cart mo, push cart, diba? Lagay ka ng lagay, diba? Ang dami mo nilalagay. Pag nasa counter ka na, ang laki na ng bayarin, diba? Parang nakakamot ka na, nagkakaroon ka na ng na high blood ka na, diba? So, ang sarap po mamili. Ito ngayon, pag namili ka, gagamitin mo, hindi. Gagamitin. Pag ginamit mo, maubos, hindi. Maubos. Pag naubos, bibili ka ulit, hindi. Bibili. Pag bibili ka, gagamitin mo, hindi. Gagamitin. Pag gagamitin, maubos, hindi. Maubos. Pansinin nyo, cycle lang, di ba? Bibili, gagamit, maubos. Bibili, gagamit, maubos. Bibili, gagamit, maubos. Ang tanong, sa lahat ng binili mo, kumita ka ba? Oo, sabi natin, nagkaroon ka ng points sa SM Advantage card, sa Robinson's Rewards, pero hindi ka kumikita. Kaya mapapasin mo, ilang taon ka na sa pagtatrabaho, wala kang ipon. Alam nyo bakit? Kasi napunta po lahat sa sabon, sa shampoo, sa toothpaste, dun po sa kape, dun po napunta po yung mga sweldo po natin. So, ngayon po, ang gagawin po ng Empowered Consumerism, kahit gumagamit ka lang po ng produkto, pwedeng-pwede kang kumita. Paano? Sabi ko kanina, mag-change ka lang ng brand. Tama? Mag-change ka lang ng brand. Tama? Mag-ship ka lang. So, paano yun? Ganito. Di ba kanina nag-explain po si Mentor Michelle ng mga magagandang produkto? Ganun lang po gagawin natin. Tama? Kung yung sabon mo dati, Safeguard, Dove, or kung anong sabon yan, papalitan mo lang po ng sabon natin na deep cleansing bar. Tama? Puputi ka na, di ba? May antibacterial pa yan. Tama? So, kung dati umiinom ka ng kape na Kopi Ko, Nescafe, di ba? Kung ano nung brand dyan, ina-high blood ka lang naman, palitan mo na lang yan ng coffee natin na Live'n Coffee, healthy na, masarap pa. Kung dati umiinom ka ng mga vitamin C, ng mga Enerbon, ng mga kung ano nung supplement dyan, gamitin mo na lang po yung C24/7. Why? Diba? Kasi dito na po lahat ng vitamins, nandito na po, kompleto na po lahat. Lahat po puno ng sakit, natutulungan po niya. Ibig sabihin po, mag-change lang po tayo ng brand. Ngayon ganito, sige, change tayo ng brand. Pero paano ba kumita dyan? Or paano ba magsimula dyan? Paano po ba makapasok sa empowered consumerism? Ito ho. Paano po ba? Alam nyo ho, itong empowered consumerism po natin para maging part ka dito, una na po kita. Libre po yan. Free. Para makasama ka po sa Empowered Consumerism, libre po yan. Wala po tayong membership fee. Wala po. Ang gagawin mo lang po is magsha-shop ka lang. Magsha-shop. Katulad lang po ng ginagawa natin. Di ba, pansin mo, nag-grocery rin tayo sa labas, namamalengke tayo,
nagsha-shopping tayo. Pero the question is, ilang taon na tayo nagsha-shopping? Ilang taon na tayo nag-grocery? Ang tanong, may negosyo ba tayo? Wala. Tama? So, ang gagawin mo lang po dito, magsha-shop ka lang po ng wholesale package natin. Bakit wholesale? Kasi ho, pag sinabing wholesale package, mas makakatipid ka po dito versus po dun sa pa-isa-isa mo siyang bibilin kesa sa patingi-tingi mo siyang bibilin. Kaya ang good news po dito, magsha-shop ka lang sa halagang 8,999 pesos. Baka sabihin ng iba, ang mahal naman yun, 8,999. Unahan ko na po kayo. Hindi po yan mahal. Bakit? Kasi po, wholesale mo yung binili. Magmumukha lang siya malaki kasi bultuhan mo siyang binili. Para sa labas, subukan mo bumili ng maramihan. Mahal yung, I mean, malaki yung lalabas ng pera. Pero pag binenta mo lahat yun, malaki tubo mo. Bakit? Kasi wholesale mo siya binili. Saan po ba makakatipid? Sa isang sakong bigas o sa isang kilong bigas? Di ba mas makakatipid ka kung isang sako? Ganon din po dito. Kesa bumili ka ng in-explain kanina ni Mentor Michelle na world class product sa atin na paisa-isa mo siyang bibilin patingi-tingi, mapapamahal ka ho. Mas maganda, isang bagsakan na lang, isang wholesale package na lang natin para makatipid ka. Why? Bakit ka makakatipid? Kasi sa totoo lang, ang matatanggap mong products dyan, halagang 15,145. Ulitin ko po ang, bakit ka nakatipid? Kasi po, ang bumalik sa iyo na produkto, halagang 15,145, ang nilabas mo lang po is 8,999 lang. Parang sa labas, oh, di ba mas masarap bumili kapag sale? Tama? Ganon din po dito. Mas masarap bumili kasi sale po tayo. Okay, ito pa ang good news niyan, kapatid. Aside po sa produkto na matatanggap mo, ito malupit. Meron ka pang libreng insurance na kasama. Libreng insurance. Ito pa ho. Ano pa yung kasama sa wholesale package natin? May libre ka pang medical check-up. Uy, mahal magpa-check-up. Dito ho, libre lang kasama na. Ano pa ho? May libre pa hong scholarship certificate. Kapatid, ito po gusto kong sabihin sa'yo. Sa halagang 8,999 na binili mo na wholesale package, may 15,145 ka na na products, may insurance ka pa, may medical check-up ka pa, may scholarship ka pa, at ang malupitan, may ATM ka pa na kasama dyan. BDO po yan. Tama? Ito po nakakatawa. Sa labas, ilang taon na tayo nag-grocery, nag-shopping, may libre bang insurance? Sa labas, ilang taon na po tayong nag-shopping, nag-grocery, may libreng medical check-up? Sa labas, ilang taon na tayo namili, sa namalengke, may libreng scholarship certificate? Wala po. Sa labas, ilang taon na po, ang laki na po na nagagastos natin at hindi po tayo nagkaroon ng negosyo. Pero ang good news po sa Empowered Consumerism, sa halagang 8,999 mo, may insurance ka na, may medical check-up ka na, may scholarship ka na, may 15,000 ka na products, may ATM ka pa, at may maganda ka pang negosyo na pwede kang kumita ng mas malaki. Yun po ang good news dyan. Tama? Eto, tatapatin na kita. Baka mamaya mas mahal pa ang cellphone mo sa halagang 8,999. Baka naka-Samsung ka, naka-Oppo ka, naka-iPhone ka. Pero the question is, kumikita ka ba sa cellphone na binili mo na mahal? Tama? Wala. Pag nasira, nawala, nanakaw yung cellphone mo, wala na yung pera mo. Pero ang good news mo dito sa halagang 8,999, may maganda kang negosyo. Okay? So ngayon ganito, paano po ba kikita? Ayan. Okay ba tayo? Good pa tayo? Naririnig ba? Klaro po ba ako? Klaro? Ayan. So ito ho. Clear, clear. So ito po. Ayan, maganda po. Pag-usapan po natin, paano po ba yumaman? Pero bago ko po ipagpatuloy, sino ba dito ang gusto talagang kumita ng malaki? Kahit nasa bahay lang, taas po ng kamay. Sige po, taas lang. Gusto ko lang po makita. Yung willing po talagang. Yan. Kasi alam nyo po, pag nagtaas ka ng kamay, bibigyan ka ng blessing si Lord. Bakit? Kasi nakita niya na talagang willing ka kasi nagtaas ka ng kamay. Tama? Ganun po ang sikreto. Pag may nagtanong sa'yo kung gusto mong kumita, taas ka agad ng kamay. Kasi ibibigay po yan ni Lord. Okay? So ito ho, paano po ba kumita? Ang gagawin mo lang po is dahil maganda po yung products, isi-share mo lang po. Share the products po. Isi-share mo lang. Ito malupit.
alam niyo po, may nagsabi sa akin, Sir Mark, hindi naman ako marunong magnegosyo eh. Hindi nga ako magaling magsalita eh. Hindi ko nga linya yan eh. Alam niyo po, unahan na po kita. Hindi mo alam, matagal ka nang nagninegosyo. Hindi mo ka lang kumikita. Paano? Bigyan kita example. Pumunta ka sa McDonald's. Ang ginawa mo, bumili ka ng Chicken Joy, di ba? Ay, sorry. Sa Jollibee pala yun. Pumunta ka sa McDonald's. Bumili ka ng chicken nila. Nag-selfie ka ngayon. O guys, selfie muna tayo. Popost ko lang sa Facebook. O eto ngayon, pinost mo ngayon sa Facebook. Ang daming nag-like, nag-comment, nag-share sa post mo. Ang tanong, kumita ka ba? May libre ka bang French fries at sa McDonald's? Wala. Pero pinopromote mo yung McDonald's. Ina-advertise mo sa Facebook. Pero hindi ka kumikita. Ibig sabihin, matagal ka na nagninegosyo, hindi mo pa alam. Eto malupit. Punta ka sa Starbucks. Inom ka ng kape. Pero bago ka uminom, picture muna tayo sa Starbucks. Post sa Facebook. Ang dami nag-like, nag-comment, nag-share. Eto malupit. Kumita ka ba? Binigyan ka ba ng pera ni Starbucks? Binigyan ka ba ng libreng mug, ng tumbler, ng libreng kape? Hindi. Pero ina-advertise mo si Starbucks. Pinopromote mo. Pero hindi ka kumikita. Tama? Ilang taon ka na nagpo-promote sa Facebook. Tama? Pero hindi ka kumikita. Ang hindi mo alam, nagninegosyo ka na, nag-online marketing ka na po. Ang tawag po doon, online marketing. Tama? Ina-advertise mo yung mga produkto sa labas na hindi ka naman kumikita. Ito po good news. Ang gagawin mo, kesa i-advertise mo yung mga produkto sa labas na hindi ka kumikita, ang gawin mo ganito. I-advertise mo yung sarili mong, sarili natin produkto. Yung produkto na empowered consumerism. Ang gawin mo ganito, pa-picture ka ngayon. Una muna, gamit ka muna. Siyempre, use the products first, di ba? Gamitin mo na yung products. Tapos, maganda yung na-feel mo, ito gawin mo. Ito, picture ka ngayon. Ito nga pala yung C24/7. Grabe. Dahil sa C24/7 na to, nawala yung diabetes ko, nawala yung arthritis ko, nawala yung high blood ko. I-post mo sa Facebook, ito malupit. Maraming magla-like, comment. How much, how much, how much, how much, how much? Tanong, pag bumili, may kita ka wala? May kita. Tama mali? Tama? So, dun ka mag-post sa kikita ka, kapatid. Huwag yung mga milk tea, post ka milk tea. Wala ka nang kinita dun sa milk tea na yun. I-post mo yung product natin, dun ka kikita. Nag-gets po ba? Guys, tinuturo po namin sa inyo ang tamang paggamit po ng online. Ang tamang paggamit ng Facebook kasi may pera po sa Facebook. Tandaan nyo po yan. Marami na pong yumaman sa Facebook. Hindi mo lang alam paano gamitin. Hindi mo lang alam kung paano i-maximize. Kaya ituturo namin sa inyo, kapatid. Tama? So ngayon, ganito po. Yan, ito po. Paano po makamita? Siyempre, i-share mo lang po yung product. I-share mo po. Example ko lang po yung C24/7. I-share mo lang po yung C24/7. Ang halaga po ng C24/7 natin is 1,320 pesos. Eto malupin. Dahil part ka na ng empowered consumerism, mabibili mo na lang yan ng 990 pesos. Meaning, may 330 pesos ka nakita sa isang box. Tanong, extra income, pwede na ba? Pwede na. Bakit? Wala ka naman masyadong ginawa. Eh. Nag-share ka lang ng produkto, kumita ka ng 330. Hindi ka gagamit. Alam niyo po ba ang 330 pesos na yan? Pinagtatrabahuan na po yan ng isang ordinaryong empleyado ng 8 hours sa isang araw. Pero ang good news po niyan, dito sa empowered consumerism, hindi mo kailangan ng 8 hours. Why? Pansinin niyo kanina si Mentor Michelle. Ilang minutes lang po siya nag-present. Ang dami na po niyang produkto na in-explain. Eh, paano kung C24/7 lang explain mo sa kakilala mo? Eh, di ba ka, less than 10 minutes, ma-explain mo na yan at bumili na kagad sa'yo ng 330 pesos na income mo. Tama? Eto malupit. Meron po akong kaibigan, meron ako isang leader dito, ang ginagawa lang po niya, ang goal lang niya, magbenta po ng dalawang box. I mean, mag-share lang po ng produkto. Dalawang box lang. So, 660 pesos ang kita niya per day. Sabi ko, maganda na ba yan? Well, I mean, malaki na ba yung 660? Sabi niya, alam mo, mentor, malaki na yan. Why? Kasi 660 times mo yan sa 30 days,
nasa more than 19,000 plus din yan. At malupit yan, mentor, wala pang tax yan. Walang kaltas yan na SSS Pag-ibig Pilhin. Sakto yan. Di ba, makuha ko ng buo yan. Ma, yun yung maganda po dito. Ibig sabihin, dito pa lang po sa sharing ng products po natin, kikita ka na po ng malaki. Ama, unang kitaan pa lang po yan. Ngayon, explain natin. Paano po ba kumita sa mga tao-tao? Ito po yung pangalawang kitaan. Alam nyo po, ito po yung pangalawang kitaan. Ang tawag po dyan, direct referral bonus na 700 pesos. Ibig sabihin, pag may kaibigan ka, kakilala ka, na na-introduce po natin itong nagandang negosyo na to at nagustuhan niya at bumili rin po siya ng, nag-shopping rin po siya ng halagang 8,999, automatic, may bibigyan ka ng company na komisyon na 700 pesos. Ulitin ko po, ah. Kapag meron ka pong kaibigan, nag-shopping din po sa negosyo natin at ikaw po ang nakapag-introduce sa kanya, automatic may 700 pesos ka. Okay? So ito po, unlimited po yan. Meaning, kahit ilan, pwede mong gamitin. I mean, pwede mong invite kahit ilan. Kahit ilan, kahit hindi mo kakilala. Example, may 10 sumali sa'yo. Automatic, meron kang kita dyan, ha? Automatic, may kita ka 7,000. Ito malupin. Ama, paano kung 100 ho? 100 yung, 100 po yung sumali sa'yo. E di may 100 times 700 ka, e di meron ka 70,000. Maliwanag po ba? Ama, so ito po, nakakatuwa po dyan. Diba? Dito, ang gagawin mo lang po, is mag-invite ka lang. Katulang ginawa po natin, nag-zoom meeting lang po tayo. Imagine nyo po, Zoom meeting po tayo. Ama, hindi ka lumabas, nasa bahay ka lang. Pero pag may sumali sa'yo, automatic may 700 ka. Maganda, maganda, maganda. Ginamit mo lang po yung online. Ama, hindi ka na masahe, hindi ka na lumabas. Tama, lalo na ngayon, delikado ba? Kailangan na social distancing, may virus, kailangan pong sa bahay lang. Pero kumikita ka. Ito mas malaki. Ito yung pangatlo. Ang pangatlo po, yung match sales bonus na 1,800 pesos. Paano po yun? Guys, ito po, pakinggan nyo po maigi. Kasi po sa negosyo po natin, gagawa po tayo ng community. Pag sinabing community, malaki po yun. Marami pong tao yun. Parang ganito po. Example, ikaw po to. Magkakaroon ka ng left at right. Ama, left and right lang po. Madali pong matandaan, left and right. Example, si kaibigan A mo, nagustuhan yung business, automatic magkano kita mo dyan? May 700 pesos ka. Si kaibigan B mo, nagustuhan din yung business, automatic may 700 ka ulit dyan. So 700 pa 700, may 1,400 pesos ka na kagad na kinikita. Extra income, pwede na ba? Pwede na. Ito ang malupit. May bonus ka pa na 1,800 pesos. Paano yun? Pag may isa ka sa left, isa sa right, ang tawag po dyan, matching bonus po yan. So may additional kang 1,800. So meaning, 1,800 plus 1,400, may 3,200 pesos kang kinita. Extra income. Kapatid, pwede na ba pagtiyagaan? 3,200 pesos. Pwede na. Bakit? Wala ka namang ginawa eh. Kami naman po yung nagpapaliwanag eh. Ang ginawa mo na lang po, nag-invite ka lang. Kami na po ang speaker. Kami na po ang mapapagod magpaliwanag. Pero sino may kita? Ikaw. Okay lang ba yun? Hindi ba nakakaya yun? Ikaw lang nag-invite, ako nag-explain, pero may kita ka? Diba? Yun po yung helping business. Kapatid, helping business mo to. Pag ginawa mo to, ama, tutulungan ka namin dito, kapatid. Okay? Ito malupin. Si A, gusto rin kumita. Ang gagawin ni A, mag-invite din siya. Si C, tsaka si D. Ganun din po si B, si E, tsaka si F. So imagine nyo po, si D, F, hindi mo nakakilala yan. Pero may kita si A dyan na 3,200 din, tsaka si B, 3,200 din. Nama? Ito malupit. Babasahin po ng system natin yan. Pag may isa sa left, isa sa right, nag-match may 1,800 ka ulit. Isa sa left, isa sa right, nag-match may 1,800 ka ulit. So may additional kang 3,600. Imagine nyo po, regardless kahit kakilala mo or hindi, basta may pumasok left and right, may 1,800 ka ng may 1,800 ng 1,800. Maganda o magandang maganda? Eto malupin. Siyempre, yung apat po na yan, mag-invite din yan. Si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May apat ka sa left, may apat ka sa right. Eto malupin. Hindi mo na po yan mga kilala. Pero again, babasahin
po ng system natin yan. Pag may isa sa left, sa right, may 1-8 ka ulit, may 1-8, may 1-8, may 1-8, may 1-8. May apat pa po na 1-8. Tama? Ito malupin. Alam nyo po, ito po yung klase ng negosyo. Kahit magbakasyon ka, may kita pa rin. Ito yung klase ng negosyo na kahit natutulog ka, may kita ka pa rin. Ito po yung klase ng negosyo. Kahit ayaw mo na lang kita, wala kang choice, may kita ka pa rin. Bakit? Kasi nahabuling ka ho ng 1-8, ng 1-8, ng 1-8, ng 1-8, ng 1-8. Maganda o magandang maganda? Ama, magandang maganda. Ay, ito po ang good news dyan. Bakit? May maximum earning po tayo per day. Alam nyo ho, sa isang account to, alam nyo po, ang maximum earning natin per day ay 36,000 pesos po yan. Ulitin ko po ha. 36,000 pesos per day po ang maximum natin. May kita nyo po yan sa screen. Ayan po. Tama? Kapatid, alam ko na nasa isip mo, nagdududa ka. Totoo ba talaga yan? Baka hindi totoo yan. Kapatid, unahan na kita. Pareho tayo nung naramdaman nung unang nakita ko yan. Ako po yung nagdududa rin. Pero alam nyo po sa totoo lang, ang duda po, mawawala yan kapag sinubukan mo ang isang bagay. Ulitin ko ha, ang duda po, ang solusyon dyan, subukan mo para mawala po yung duda mo. At ito na lang po gusto ko sabihin sa inyo. Huwag na lang po 36,000 per day ang isipin mo. Ang isipin mo na lang po, what if na lang kumita ka na lang ng 1,800 per day na lang. Isang pairing ka na lang per day. 1,800 ka na lang per day, kapatid. Times mo sa 30 days, magkano yun? Ah, ang hirap eh. Ikaw na mag-compute. Basta malaki yun. Tama? So, 1-8 times 30 days, ganun na lang po. Ang laki po ng kikitain mo. Tama, mali? Sobrang laki po. Kahit wag na yung 36,000 per day kasi hindi kayang i-absorb ng utang. Ang ano mo na, tingnan mo na lang po. Yung 1-8 na lang, ho. 1-8 na lang per day, ganun kalaki po yung pwede mong kitain dito. Okay? So, kapatid, tapos na po ako sa presentation ko. Pero gusto ko lang po ipakita sa inyo yung iba pa pong resulta ko. Okay? So, tanungin ko lang po kayo. Ba, ang negosyo natin, maganda o magandang maganda? Sobrang ganda po ng negosyo natin. Kahit nasa bahay ka lang, kapatid, pwedeng-pwede mo gawin to. Kahit OFW ka, nasa abroad ka, kahit nasang lugar ka, pwedeng-pwede mo gawin. Ngayon, ito po yung mga resulta ko. Gusto ko po tanungin sa inyo. Sino dito ang pangarap na mag-travel ng libre sa ibang bansa? Taas po ng kamay. Huwag po ngayon, ha? Di ba, sa ano na? After na lang ano? After na po ng lockdown. I mean, after na po, pag wala ng virus. Sino po dito ang gustong mag-travel sa ibang bansa ng libre? Taas po ng kamay. Yan. So, ito ho. Papakita ko lang po sa inyo. Kasi dahil po sa empowered consumerism, nakapag-travel na po ako sa 17 countries po. Ayan po, makikita nyo po sa screen. Nakapunta na po ako sa Thailand, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Macau, China, Singapore, Korea, Japan. At ang malupit dyan, halos lahat po yan. Hindi lang isang beses ko po napuntahan, kundi dalawang beses, tatlong beses, limang beses ko na po napuntahan yung mga lugar na yan. At libre po. Diba? Sagot po ng empowered consumerism. At ano pa po? Ah, gusto ko pang share sa inyo iba pang mga napuntahan kong bansa. Yan, galing na rin po ako sa Europe. Saan po sa Europe? Galing na po ako sa Italy, sa Greece, Switzerland, sa France, Maldives, Indonesia, Dubai, at Amerika. Pinaka-latest ko po na napuntahan is nung November lang po sa Amerika po. Galing po kaming US ni Mentor Michelle for 2 weeks. 2 linggo. Libre po yan. All expense paid. May pocket money pa. Ang ginawa lang po namin sa Amerika, mamasyal, mag-shopping na mag-shopping, lumamon ng lumamon. Ang sarap po talaga. Ang dami pong inggit na inggit sa amin ng mga OFW sa Amerika, tama? Na nagtatrabaho doon. Sabi nga, grabe kayo. Turista lang kayo. Kami nga, ilang taon na dito. Tumanda na kami dito. Hindi pa kami nakakapasyal masyado. Kayo, namamasyal lang. Ang babata nyo pa. Yun po. Doon ko po talaga mas na-appreciate tong negosyo to. Kasi bakit? Marami pong mga tao, especially mga natrabaho sa ibang bansa na nakita po yung ganda po ng negosyo dito. Na kahit bata ka, pwede ka nang kumita ng malaki. At ang maganda po dito, bibigyan ka po ng company. Sorry, nalano eh. Yan, medyo nalaglag. Yan. Ito, bibigyan ka po ng company
ng freedom mo. Tama? Anong freedom? Diba? Time and financial freedom. Okay? Time and financial freedom. Yun po yung maganda po sa negosyo to. Time and financial freedom. Tama? Na yun din po yung pwede, pwede rin mangyari sa inyo. Ano pa po yung resulta ko? Kanina po nasabi ko, diba, na tatlong sasakyan na po ko. Pero ang totoo po, apat na po yung sasakyan ko. Tama? Ito po yung fourth car ko. Pero alam nyo po, may mga nagtatanong sa akin. Sabi sa akin, Mark, magkano ba yung travel mo? Alam mo sagot ko? 8,999 lang po yan. Lahat po ng travel ko, nagkakahalaga lang po ng 8,999 na po. Bakit? Diyan lang po nagsimula lahat sa halagang 8,999. Ito pa ho. Ito po gusto ko lang pong pakita sa inyo. Ito po yung fourth car ko. Grabe ho. Brand new ko po nabili. Pakita ko lang po sa inyo. Isang Ford Mustang po. Brand new na Ford Mustang. Ayan po, sa kasa po binili yan. Wala pang plate number. Nama, sa Ford Global City. Ayan po. Nama, alam niyo po, dati pangarap ko lang po yan. Pag nakakakita po ako sa kalsada, pinipicturan ko lang po yan. Nag-selfie lang po ako. At alam niyo po, ang screensaver ko po sa laptop, ayan lang po. Dating pangarap ko lang. Pero because of empowered consumerism, nabili ko na po yan. At ang good news dyan, pag tinatanong ako, magkano yung ano mo, Mustang mo, sagot ko, 8,999 pesos lang po yan. 8,999 pesos lang po yung Mustang na yan. At gusto ko lang pong share sa inyo, alam nyo po, hindi po kasi napakita kanina ni Mentor Michelle yung bagong sasakyan din niya na BMW. Gusto ko lang po sa inyo share. Alam nyo po, nakakatuwa bakit. Kung dati ho, nagko-commute lang po kami ng kapatid ko papuntang Cavite kasi magkaroon, ano kami, same school kami. Pero because of empowered consumerism, ayan po, may sarili po kaming sports car. Siya po naka-BMW. Ako po naka-Ford Mustang. Tama? Maganda o magandang maganda? Grabe po. Yan po yung nakakatuwa. At ito pa ho, gusto ko lang po ma-inspire po kayo sa taon to. Bakit? Etong taong nag-invite sa akin na sinasabi ko sa inyo kanina na dating kargador lang ng tubo sa Batangas at ngayon may sarili ng kabayo. Ang good news po niyan, hindi lang po kabayo ang nabili niya dahil sa negosyo to. Bakit? Ngayon ho, meron na rin po siyang sariling sports car. Ayan po, makikita niyo sa screen. Kung dati po, di ba, nagtutubo lang po yan, nagkukumute lang po yan, ngayon po, naka-sports car na rin po siya. At hindi lang po sasakyan ang nabili po namin dito. Bakit po? Nakabili na rin po ako ng sariling house and lot. At ang good news po dyan, eto ho. Bakit? What good news? Kasi alam nyo ho, hindi po alam ng magulang ko, ng mga kapatid ko ho, na nang paggawa po ako ng bahay. Diba? Alam nyo po, nagulat na lang po sila. In-invite ko po sila sa bahay ko po. Diba? Blessing na po ng bahay ko. In-invite ko po sila. At sobrang nasak sila. Kala nila ang celebration po ay sa ano lang, sa clubhouse lang po ng subdivision. Ang hindi po nila alam, sa loob po ng bahay may handaan. Ito na po yung sarili kong house and lot. Grabe ho! Dahil sa empowered consumerism, nagkaroon na po ako ng house and lot. Alam niyo po, may kaibigan po ako na na-invite ko po dyan. Alam mo, sabi niya sa akin, alam mo bro, dapat maging proud ka. At ko, bakit naman? Alam mo ba, hindi lahat na nagtatrabaho may sariling house and lot. Hindi lahat ng professional may house and lot. Hindi lahat na nag-abroad may sariling house and lot. Pero ikaw, sa bata mo na yan, may sarili kang Ford Mustang, may sarili kang house and lot. Alam niyo po guys, nung napakinggan ko yun, talagang grabe po, na ano yung puso ko eh. Parang sabi ko, grabe, sobrang blessed ko naman pala talaga. No? Imagine mo, ilang taon pa lang ako. Nabili ko na yung sports car, nabili ko na karoon ng house and lot, eh maraming tao sa labas, hanggang ngayon, nangungupahan lang. Hanggang ngayon, di ba, wala pa rin bahay, pero ilang taon na nagtatrabaho. Alam niyo po, sobrang nagpasalamat po talaga ako sa empowered consumerism. Kasi lahat po, kapatid, ito gusto ko sabihin sa iyo, lahat po nang meron sa akin ngayon, katas po ng empowered consumerism. Ultimo po, diaper ng anak ko, gatas ng anak ko, tuition fee ng anak ko, lahat po yun, katas po ng empowered consumerism. Lahat po ng suot na meron sa akin ngayon, lahat po ng kinakain po namin ngayon, lahat po yan, katas po ng empowered consumerism. Ama, kaya nakakatuwa po. Alam niyo po magkano lang po yung bahay ko na yan? Ito lang po.
Halagang 8,999 lang po yan. Bakit? Diyan lang po nagsimula lahat. Ama, alam niyo po, gusto ko lang pong share sa inyo. Baka kasi yung iba dito sasabihin, eh wala akong pera, hindi ako makakasali dyan. Hindi ako makapag-shopping. Kapatid, ito gusto ko sabihin sa iyo. Nung na-invite po ako sa negosyo to, nakita niyo naman po yung picture ko. Wala po akong pera. Estudyante lang po ako. Pero ang good news po niyan, sabi ng nag-invite sa akin, kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. At alam niyo po, sabi niya sa akin, ako nga, working student ako eh. Bakit ako naging working student? Kasi ginawan ko ng paraan. Kahit wala akong pera, magulang ko, nagtrabaho ako sa loob ng campus natin para makapag-aral ako kasi gustong gusto ko. Maraming mga OFW, walang pera yan, pero gumastos ng malaking halaga yan. Saan sila kumuha ng pera na pinanggastos nila? Kung anong-anong ginawa nila, nangutang, nagbenta ng kalabang, nagbenta ng lupa, nagsanla ng bahay, naman para lang makapag-abroad. Ang point ko lang is, kapag gustong gusto mo talaga magbago buhay mo, gagawan at gagawin mo ng paraan. Naman? Kaya, kapatid, ito lang gusto ko sabihin sa iyo. Dito ko napatunayan kapag gusto, maraming paraan. Why? Ako po'y walang pera. Nangutang lang po ako sa kaibigan ko, classmate ko, pati tendera sa school namin. Alam ng kapatid ko yan. Nandito rin po yung isa sa mga roommate ko, si Ronaldo De Vico. Roommate ko po ito sa dorm. Nandito siya ngayon. Nasa Abu Dhabi po siya ngayon. OFW po siya sa Abu Dhabi. Siya po ang makakapagsabi kung sino po ako dati sa dorm. Siya po makakapagsabi sa inyo sino ba ako dati at sinong tao ba ako dati. Alam niya, mahihiyain lang ako. Alam niya, wala po akong pera. Pero dahil sa empowered consumerism, ginawan ko po ito ng paraan. Nagbenta po ako ng cellphone. Kaya nakasali po ako dito. So dito ko na po talaga kapag gusto may paraan, kapag ayaw maraming dahilan. At pag gustong-gusto mo mabago yung buhay mo, gagawa at gagawa ka ng paraan. Magbago lang ang buhay mo. So with that, thank you so much po. Tapos na po ako. So ngayon po, bago po tayo matapos, meron lang po tayong mga tatawagin na mag-share lang po. Maikli lang ho. 2 minutes lang po mag-share to. Sobrang ikli lang ho. Okay? So okay lang ba? I-welcome po natin. Ang background po nito, isa po siyang supervisor ba or manager ng isang electric motor, e-bike. Tama? E-bike po. Grabe, part-time niya lang po ito ginagawa. Pero last time po, kumuha siya ng cheque. Ang laki po. At ang good news po niyan, taga Pampanga to, kahit nasa bahay lang po siya, kahit lockdown po, kumikita po siya. Siguro siya na po magkukwento. So palakpakan naman natin si Coach Julius Cesar Santos. Alright. Thank you. Naririnig po ba ako? Kita po ba? Thumbs up po sa mga kung nakikita po ako. Thumbs up. Yan, okay. So ako po, advice ko lang po, kung napakinggan niyo po yung presentation kanina, namnamin niyo po. Kasi ako po, bilang isang empleyado, yan, ang ginawa ko lang po is gumawa ko ng paraan. Dahil laki po ako sa hirap. Kung alam niyo po yung talagang tag-hirap, yung kumakain na lang ng ang ulam is pishda, yung chichirya, yan po. Weakness ko po yan. Diyan ako galing. And ito po, nung in-introduce sa akin, dahil empleyado, sabi ko, subukan ko. What if merong mangyari? Ngayon po, nangyari, meron nga. True enough. In just 1.5 years po, part-time, ginagawa po yung business. Kasi ako po, bilang isang supervisor, ang sweldo ko po ay sumabot na ng 20. Every cut-off ko, 11, 12, ganyan. Every cut-off po yun. As a manager ng isang company. Ngayon, napansin ko lang po dahil sa sobrang yung buhay pa ikot-ikot lang. 10 years na po ako nagtatrabaho, sabi ko ba't ganoon? Wala pa rin akong ganung resulta. So nung nakita ko po yung business, that time, anong nakita ko po yung business, ayan, sinubukan ko lang po siya. And dito ko po nakita at dito ko na-realize talaga, ito pong COVID, napakalaking lesson. Why? Lahat po ng negosyo, sarado. Lahat po ng nagtatrabaho, empleyado, shutdown din. Kami po,
maski ako, no work, no pay. Eh kung paano, sa 2 months, wala kang kinikita, paano ka? Nangitindihan po ba? Yan. Nakaka-recap? Ayan. Sino po dito yung mga empleyado? Empleyado. Ayan. Thumbs up po. Thumbs up. Ayan. Yung experience po ng pagiging empleyado, ayan, tulad po ngayon sa panahon ngayon, ang trabaho po, hindi walang makapagtrabaho. Ang ginawa ko po, ginawa ko lang itong empowered consumerism. Ayan. And ito po, para kasi minsan ang tao is to see is to believe. Tama po ba? Ito po, yung this quarantine, kumita po ako ng nasa every week po, nag-ano po ako ng 6,000 every week. Okay na po ba yun? 6,000 every week. Okay po ba? Ayan. And share ko lang po, tingnan nyo po ito. Na-lockdown din po siya. Ito po siya. Ito po yung check. Iaano ko po siya. Papakita ko po sa inyo. And para makita nyo po. Kita po ba? Ayan. Okay po ba siya? Kailan po yan? February 19, 2020. Ayan. Ayan po yung recent na kinita ko, Injust Empowered Consumerism. Ako po ba yan? Ayan. Okay. So, yun po. Ibig pong sabihin, kaya ko lang po pinapakita yan kasi para masigurado po sa inyo, sa ganitong industriya, sa ganitong negosyo, meron pong kitaan. Kikita ka. Nasusundan po ba? Ayan. Ngayon po, hindi na po uso na isang source ka lang. Dapat meron kang another source of income. Mawalan ka man ng isa, meron ka pang isang backup. Okay po ba yun? Ayan. Sana po na meron kayong nakuwang inspiration sa akin. Kahit na empleyado po ako, yan, natuto po ako ngayon dahil lockdown, walang trabaho, ginawa po pang empowered consumerism. Kahit nasa bahay lang po kami, tuloy-tuloy po yung earnings namin. Ayan, ang dami pong sarado ngayon, pero ang pag ginawa mo itong business na to, kahit online lang po, kikita ka. Okay? Thank you po. Thank you. Coach Mark. Enter Mark. Hold on 1 second. Yan. Hello. Yan, okay na. Yan, sab. Grabe. So, nakaka-inspire naman si Coach Julius na kahit, di ba, kahit empleyado, kahit part-time lang, ang laki po ng kinita. Grabe, congratulations sa'yo, Coach Julius, at sa mga empleyado po natin, nagtatrabaho dyan ngayon. Yan din po yung pwedeng mangyari sa inyo kahit part-time ito gawin. Okay, so ito po yung last po na mag-share sa atin. Isa naman po siyang OFW. Alam nyo po, itong babae na to, di ba, nasa ibang bansa pa lang po to, kachat ko na po to, sa Saudi pa lang po siya. At ang good news po niyan, dahil sa empowered consumerism, nakapag-for good na siya at kumita siya ng malaki. Siguro siya na po ang magkukwento, okay? Milong-milong palakpak para kay Coach Rowena Manubay. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Rowena Manubay. Dati po akong OFW sa Saudi. I-share ko lang po sa inyo kung paano akong na-invite sa ganitong business at kung ano po yung naitulong sa akin at sa pamilya ko. So, katulad din po ninyo, sa online lang din po na-present sa akin ng business ito. Na-invite po ako through Facebook. Yung pong nag-invite sa akin, hindi ko po kilala. Nakilala ko lang po sa Facebook. Pero sabi nga, kailangan maging open-minded ka lang. Kaya ganun po yung ginawa ko. Naging open-minded lang po ako. Umattend po ako ng ganitong presentation. Dati wala pang Zoom. So sa Facebook po, sa Messenger ako umattend ng presentation, ng online presentation. Naging open-minded po ako. Mula umpisa hanggang matapos, pinakinggan ko po yung yung presentation nila. Tapos katulad nga po, hindi maiwasan ang mga Pilipino, hindi agad basta naniniwala.
So ako, para po mapanatag ako, kasi nagustuhan ko yung presentation, kaya lang may doubt ako. Nandun po yung konting doubt sa akin. Kaya ang ginawa ko, nag-research po ako sa sarili ko. Kasi ang Empowered Consumerism, makikita nyo po yan sa YouTube, sa Google, at saka sa Guinness World of Record. So na-found out ko po na talaga palang ang dami nang natulungan ng Empowered Consumerism. Maraming nagbago ang buhay mula sa ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan, naging ordinaryong milyonaryo dahil po sa Empowered Consumerism. Ang ano nga lang po, nung time na yon, kasi alam niyo naman po ang OFW, akala po kasi na iba, kapag OFW ka, marami kang pera. Ang totoo po niyan, kapag OFW ka, wala kang day off, mababa ang sahod, madaming amo, at higit sa lahat, walang ipon. So yung mga OFW po natin na guest dito, tatanungin ko po kayo, may ipon na po ba kayo? Siguro isa lang ang sasagot nyo sa akin, meron, resibo. Ganyan din po ako dati, kapag tinatanong ako, pag may ipon na ako, ang sagot ko po ay resibo. Kaya po nung na-invite po ako sa ganitong business, wala po akong pera, wala po akong pang-shop. Pero sabi ko nga sa sarili ko, at sabi din ni Mentor Mark, pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan. Tsaka naniniwala din po kasi ako, na dasal ako ng dasal, na humihingi ako ng opportunity, baka eto na yung matagal kong ipinagdadasal na opportunity na makakatulong sa akin para mabago yung buhay ko at buhay ng pamilya ko. So madaling salita nga po, nangutang ako sa dalawang kaibigan ko. Mula Saudi hanggang Pinas, pinadala ko ang pera, nagtiwala po ako. Ang kagandahan po dito sa business na to, pwede mo siyang gawin kahit part-time. So ginawa ko lang po ang business na to part-time gamit ang Facebook. So kung hindi po kayo naniniwala na may pera sa Facebook, ngayon po maniwala na po kayo. Kasi iyon po ang nangyari sa akin. Dahil sa Empowered Consumerism at dahil sa Facebook, kumita po ako ng malaki. Kulang po lang 200,000 po. Tama po yung narinig nyo. Facebook lang po at Empowered Consumerism, kumita po ako ng 200,000. Meron po akong gustong i-share sa inyo kasi nga po ang mga Pilipino may kasabihan to see is to believe. So ito po. Gusto ko lang pong i-share sa inyo. Yung ginawa ko po ang business part-time, ito po. Ang unang encashment ko po is 80,000. Ang mga kapwa ko po FW kapag aasal lang po sa sahod, hindi po makakabili ng tricycle. Tama po ba? Kasi kung sahod lang po, kulang na kulang. Kung yung nga pong 8,999, ipinangutang ko pa, pambili pa po kaya ng tricycle. Kaya nung ginawa ko po ang business part-time, kumita po ako ng 80,000. So, tuwang-tuwa po ako. Ang ginawa ko po, ibinili ko agad ng brand new tricycle. So, ayan po yon. So, ang tinuloy-tuloy ko lang po ang business hanggang sa kumita po ako ng kulang-kulang 200,000. Last year po, umuwi na po ako ng Pilipinas. Doon po ako nag-decide na mag-for good. Kasi bakit po? Kung kumita nga po ako ng 200,000, online lang, Facebook lang, part-time lang. Lalo pa kaya kapag pinultime ko ng itong business na to. So mas malaki yung chance na kumita ako ng malaki. At saka maganda nga po, nabanggit ni Mentor Mike, kung sino yung mga gustong mag-travel. Na-avail ko rin po dito yung free travel incentive sa Empowered Consumerism. So last year din po, pag uwi ko ng Pilipinas, nagpunta po ako ng Hong Kong. Kasama ko po si Mentor Michelle at saka si Mentor Mike at saka po yung ibang business partner natin. Grabe, alam niyo po ba yung worth ng travel na yan? 60,000. Pero ang puhunan ko lang po, nag-shop lang po ako ng halagang 8,999. Saan ka po makakita ng ganun? At saka ang isa pa po sa maganda rito, kapag nag-join ka sa business na to, hindi mo po siya gagawing mag-isa. Nandiyan po si Mentor Mark, si Mentor Michelle, nandiyan po si Coach Jules, at saka yung iba po pong business partner natin na tutulong sa inyo para po makuha nyo po yung goal nyo sa buhay at yung mga pangarap nyo. Kaya sobrang pasalamat po ako sa Empowered Consumerism at saka sa mga mentors ko. Dahil po sa kanila, ngayon po, nandito na po ako sa Pilipinas. Nakapag-for good na po ako at kasama ko na po ang pamilya ko. Grabe, yun po yung pinakamagandang nangyari sa akin sa Empowered Consumerism.
priceless po sa lagahang 8,999. Nakapag-forgood po ako. Kaya ngayon, kahit po lockdown, dahil po nasa Empowered Consumerism po kami, dere-derecho lang po ang kita. Nakakapag-withdraw po ako. So, nasusustain ko po yung mga pangangailangan ng pamilya ko kahit po lockdown. At kahit po hindi ko na po kailangan bumalik sa Riyadh o sa Saudi para maging OFW. Yun po yung isang magandang nangyari sa akin dahil po sa Empowered Consumerism. Kaya, yun lang po. Ang mapapayo ko lang po sa inyo, yung mga po na-imbitahan dito, naging guest po dito, maging open-minded lang din po kayo. Sumubok lang din po kayo. Kasi ako sumubok lang eh. Hindi ko nga din po kilala yung nag-invite sa akin eh. Pero eto na ngayon. Diba? Nasa Pilipinas na po ako. Napakaganda pong pagkakapresent sa akin o pagkaka-invite po sa akin sa Facebook. Dahil po sa Empowered Consumerism, thank God, priceless. Nakapag-forgood na po ako. Kasama ko na po ang pamilya ko dito sa Pilipinas. Kaya yun lang po. Maraming salamat po. Balik po kay Mentor Mark at saka kay Mentor Michelle po. Wow, grabe. Wow. Kapit. Nakaka-inspire. Narinig ba ako? Narinig ako? Grabe ka, Coach Rowena. Alam niyo po. Diba? Nakakabaliw doon ano eh. Yung kahit nasa abroad siya, nasa Saudi, kumita ng 200,000. Grabe, ang lupit noon. Alam nyo, kung iba sa inyo, hindi po na-inspire sa nabili niyang tricycle. Kasi, oo nga naman, ano man lang ba yung tricycle. Pero para sa pamilya niya, malaking bagay na po yung tricycle na yon. At alam nyo, hindi naman po talaga nakakabaliw yung tricycle or yung kinikita niya. Alam nyo po kung ano yung pinaka nakakabaliw doon. Yung nakauwi po siya sa Pilipinas for good. Nakasama niya na yung mga mahal niya sa buhay, mga anak niya. Sabi nga niya, priceless. Alam niyo po, Mother's Day po ngayon. Ang dami ko po nakikita na ano, naiiyak po sa Facebook dahil mga OFW nanay. Hindi po nila ano, hindi po nila makasama mga pamilya nila, asawa nila, at saka mga anak nila. Kaya nakakaiyak po. May napanood kasi ako parang naluwa-luwa po ako sa napanood kong video kanina about sa nanay eh. Diba? Kaya, alam nyo po, sa totoo lang, ano ba yung halagang 8,999 na yan? Kung ang kapalit naman yan, makaka-uwi ka sa Pilipinas for good, makakasama mo lagi pamilya mo, mabibigyan mo na magandang buhay mga anak mo, talagang yun po yung pinaka-importante dito kasi hindi po yung 8,999 dito ang bibilin mo. Ang bibilin mo dito talaga dito, pag-asa. Pag-asa na sa hirap ng buhay sa labas, pwede ka pa palang kumita ng malaki. Pag-asa na sa hirap ng buhay sa labas, pwede ka pa palang yumaman. Pwede mo pa palang makuha yung pangarap. Kaya, ito po yung the best solution po sa matagal mo ng problema. Tama? So, grabe, nakaka-inspire ka, Coach Rowena. Thank you sa pag-share mo. I hope, diba, naniniwala ako, marami ka na-inspire dito sa loob po ng Zoom. Ayan, so, meron pa ba tayong questions? May question po ba tayo? So, sa mga guests po namin dito, okay lang po magtanong. Yan, wag po kayong mahiya. Shoutout na pala kay si ano? At Anthony Salazar. Ayaw! Ah, nandito ka. Ayan, so sino po yung gusto magtanong, magpumahiya? Para at least, masagot na po natin. Wag po mahiya. May question si Mike. Question, ano pong product sa 8999 mga sir ma'am? Ayan po. Si Marisa Pahimna. Sino po bang nag-invite sa inyo? Ganito po. Sa nag-invite po sa inyo, isi-send po yung ano, yung choices po ng package. Kasi ano po 'yan eh, meron po tayong mga products. Example, gusto mong produkto puro supplement lang. Meron po tayong ganung package. Meron tayong package sa pang mga steaming or pampaputi, meron po. So mamimili ka po kung anong products na gusto mo. Ayan. May tanong si ano, si Abdul Abubakar. Wow, ang ganda naman ng business na ito. 899 bibili lang ng wholesale product tapos pwede na gawin ang business online. Interested po ako sa business na ito. Paano makakabili ng products na wholesale? Ano gagawin at saan magbabayad? Taga saan ba si ano? Si Sir Abdul Abubakar. Taga saan ba siya? Taga saan ka po?
Ah, ganito po. Ah, ganito po ah. Ah, meron po tayong mga offices, branches nationwide. So, kung meron po dyan sa place nyo na office at open po, pwede ka po maka-avail po dyan. Pero mas maganda po, ipadala mo na lang po yung money po sa taong nag-invite po sa negosyo to at siya na lang rin po bahala magpadala po ng mga products mo, ng package mo dyan po sa place mo. Okay? Para kayo na lang po mag-transact, kayo na lang po mag-usap po ng dalawang. Okay? So, yun po. Okay. Sino pa may mga tanong? Merong gustong magtanong. Sabi niya, ano daw po daw yung mabibigay mong advice sa mga first time na na-invite dito? Ayan. So, sa mabibigay po natin na sa mga first timers po, ito po, sa mga guests po natin, ito lang po gusto ko sabihin sa inyo. Hindi po pinag-uusapan kung may pera ka ngayon o wala. Ang pinag-uusapan po dito, dapat ngayon pa lang po mag-decide ka na. Mag-decide ka na gusto mong kumita ng malaki, mag-decide ka na gusto mong magbago yung buhay mo, mag-decide ka na talagang gusto mong maiahon sa kahirap, sa yung pamilya mo sa kahirapan. Ngayon pa lang po mag-decide ka na. Why? Kapatid, kung ano po yung buhay na meron kami ngayon. Ito po yung base lang po to sa naging desisyon po namin nung nakita po namin tong negosyo na to. Okay? So, ang gawin nyo lang po, ngayon pa lang po, mag-decide na po kayo. Okay? So, nandito po kami para tulungan kayo. Sumubok ka lang, kapatid. Walang mawawala kung susubok ka. Ama, walang mawawala po. Subok-subok lang po. Kami po, hindi po namin alam na yayaman pala kami dito ng bonggang-bongga. Nag-try lang po kami. Pwede mo sabihin, eh, paano kung walang mangyari? Okay lang, at least sumubok ka. Ito po gusto ko sabihin sa'yo. Eh, paano kung may mangyari? Diba? Malalaman mo lang po yan kung may mangyayari o wala kung susubok ka. Okay? So, ano pa po? Okay, ano pa yung question natin? May nagpapatanong po, sabi niya, ilang beses lang ba bibili ng wholesale tapos lifetime ka na may discount? Yes. Lifetime na po yung discount po niyan. The moment po nag-avail ka ng wholesale package natin, lifetime na po yung discount po natin. Lahat po ng products po discounted na po. Okay? So ano po yung mga questions po natin? Okay lang po magtanong. Okay lang po para po masagot po natin ngayon para bago po Ano po ang tanong ko po about sa medical check-up, paki-explain mo. Ang medical check-up po natin, meron po tayong mga accredited clinics po sa mga bawat lugar. So, kailangan mo lang po magpa-ID para katibayan po na part ka na po ng Empowered Consumerism kasi magkakaroon ka ng sarili mong account dito. So, may user ID ka. So, automatic, magkakaroon ka ng ID dito. So, yun lang po papakita mo na katibayan po na part ka na po ng part ko siya. Pero for the meantime po kasi wala po kasi nagpa-process ngayon ng ID natin dahil sarado po yung office. Pero ngayon po alam ko open na po ang ang office natin. Ngayong after quarantine po sa GCQ na po, open na po. Okay, ano pa po? Paano po ba maging effective sa pag-invite? Basta ang gawin mo lang, i-share mo lang po, sabihin mo lang, meron kang kung sino gusto lang po kumita, na kahit nasa bahay lang po, pwedeng kumita. Through online business, through Facebook, through Zoom, yan po, through social media, yan po, tuturuan po natin sila paano kumita kahit sa social media lang po. Ayan po, share nyo lang po to, itong business po natin. Okay? So, hello po from Barcelona, Spain po, about ATM. Sa Pinas lang po ba yan? Ano pong pwede? Meron din po tayong ATM for international po. Mastercard po yan. Na pwede nyo po yan gamitin sa ibang bansa. Pag in-encash nyo po yan or pag winidraw nyo na po yung pera, kung ano po yung currency dyan, ano po yung pera dyan, dun yun po yung lalabas na pera na po. Pag winidraw nyo na po yung
kinita nyo po dito sa Empowered Consumerism. Kaya kahit nasa ibang bansa ka po, pwedeng-pwede po withdrawin po yung mga kinita nyo po. Yan, so meron pala tayong guest from Barcelona, Spain. Wow. So, ano pa po yung ano? Question po natin. Ayan. Thank you po, Sir Mark. God bless and watch from Singapore. Ayan, may guest pala tayo from Singapore. So, kung wala na pong question, okay na po tayo. So, sa mga guests po natin dito, ang gawin nyo lang po is, kausapin nyo lang po yung nag-invite po sa inyo. Ayan. Ay, ito pa pala. Hello po, mentor. As lang po, saan po sa Dubai ang store? Natatanong po kung mari ko kasi gusto nyo po yung product. Ganito po, isisenda lang po namin yung mga address po ng mga branches po natin sa iba't ibang lugar at sa ibang bansa po, okay? And sa ano po sa... Uy, doon kayo. Nagla-live ako. Sa ano po, sa Dubai, meron po tayong pwede mag-assist po doon. So, meron po tayong mga ano po doon, teammate na pwede po mag-assist. So, kung sino man po yung nag-invite po sa inyo, pwede nyo po kausapin. Tapos, para itanong na lang din po sa amin. Yan. So, paano po yung product? Paano makabail ulit? Magkano po liba? Ano po, pag naubos po yung product nyo, discounted na po sa next purchase nyo. Yes. Lifetime discount po tayo. Discounted na po yun. Ma'am, ano, Mary Ann Maneha. Yes. One time, lifetime po. Kaya ganun po kaganda yung negosyo natin. Sabi ni Shane Abe, pwede rin po ba namin kayo ma-invite sa Zoom na mga taga-Europe? Pwede naman po. Kanino po bang ano, invite guest po si Shane Abe? Yan. Gusto niyo po, wag lang po sa Zoom eh. Pati na din na po dyan sa Europe talaga. Punta po kami dyan. Yes. Bisa po namin yung Europe. Yan. So, ano ba? So, okay. Kapag po may mga questions po kayo, you can directly ask to your... Master Archer. Salamat. Yan. Solid. Yes, marami pong salamat po sa inyo. And from... BIA team daw siya. BIA team. Yeah. Okay. Thank you po sa time nyo. Thank you po. So, thank you so much po talaga. Sa oras shout out ko lang po. Yes. Okay, tita. Shout out po sa mga taga Batangas. Uy, nandito pala si ano ah. Si Sir Harry ah. Hello, Sir Harry. Thank you po, Ma'am Michelle. Thank you very much po sa inyo. Naalala ko tuloy si Sir Harry. Kasama ko to sa ano eh. Sa Asian Cruise. Magkasama kami sa... Tita Opel from Batangas po sila. From Batangas. Kasama kami nito sa cabin eh. Sa cruise. Hindi ko rin makalimutan si Sir Harry. Oh, eh share ko lang ha before time out. Ano si Sir Harry po kaya siya napunta sa Empowered Consumerism kasi po yung product po natin na C24/7, yun po yung nagpagaling po sa kanya. Yung naihi niya yung bato, tama ba? Naihi mo yung bato? Oh? Tama daw. Yung bato, grabe no. Ang dami na po nating testimonies about doon, yung mga may sakit po, may bato sa bato, di ba? Naihi nila kahit si Doc Jing. Dalawang bato po yung naihi niya. Si Doc Jing Baladan from Antique. Grabe. Yes. Doktor po yun, doktor. Doktor po yun. Yan. So, thank you po sa time nyo. Thank you. Makita-kita ulit tayo, ha? Kailan yung Zoom natin? Wednesday ba? Okay. Thank you po. Thank you. Salamat po sa lahat po na nakasama po namin sa Zoom. God bless everyone. Pakichot na lang po lahat ng mga nag-invite po sa inyo. See you next Zoom po natin. And God bless everyone. Thank you. Salamat. Coach Ronel, dadaling ko na sa iyo yung anong good. Salamat po na ngayon. Thanks everybody. Alis pa po ako. Mag-deliver. Bye-bye. Thank you po. God bless. God bless.